Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MIZ Stories. Pinaharap ko siya sa akin. Puno ng takot ang kanyang mga mata. At bumilis naman ang tibok ng aking puso sa hindi malamang dahilan. Hindi lang katawan niya ang maganda. Nagtataglay rin siya ng malanghel na mukha. Singkit na mata, matangos na ilong at magagandang labi. Pasimple akong napalunok at tila na uuhaw. Gusto kong itago ang babaeng ito para wala nang ibang makakita o makahawak. Hindi ko pa nararamdaman ang ganito. Dalhin siya sa mansyon. Utos ko kina Miko. God knows kung anong tumatakbo sa utak ko. Maiinit na kaganapan sa ibabaw ng kama kasama ang babaeng to. Ano bang nangyayari sa akin? Ang dami ko ng babaeng nakasama. Pero ang pakiramdam ko ngayon ay tila isang bagito. Naputo lang ang imahinasyon ko nang mapansin ang mahali na pagkakahawak ng tauhan ni Miko sa babae. Hindi pa nga ako nakakalapit samantalang siya'y pinagnanasahan na niya. Nagpasya kong sa akin na lang sasabay ang magandang babae. Habang nasa sasakyan, nagpigil ako ng galit dahil sa ginawa ng isang tauhan ni Miko. Paulit-ulit na naglalaro sa aking isip ang mahali na pagkakahawak niya at sa sandaling ito'y gusto kong baliin ang kanyang liig. Samantha Escares, yun ang pangalan niya habang nag-uusap kami sa opisina. Kahit nasa alanganing sitwasyon siya, ang mga kapatid pa rin niya ang iniisip. Gaano siya kasigurado na kung nagkapalit ang sitwasyon nila, eh siya pa rin ang pipiliin ng mga ito. Pare-pareho lang ang mga babaeng nakilala ko dati. Mga makasarili. Walang pakialam sa ibang tao, basta't nakikinabang pa sila. Pero si Samantha, hindi. Kakaiba siya sa mga babaeng nakasalumuha ko. Hindi niya inuuna ang sarili. At mas lalo lang ako naging interesado sa kanya. Seriously? Ginawa mong katulong ang magnanakaw sa iyong palaisdaan? Namamanghang reaksyon ni Raymond habang kinukwento ko sa kanya ang mga nangyari. Nakakaawa rin naman kasi kung ipapakulong ko. Rason ko naman. Pwede namang hindi mo napabayaran ang mga nakuha niya? Hindi pa naman kawawasan yun sa napakalapad mong kayamanan? Sigurado ka bang awa lang talaga yan? May himig ng panunukso ang kanyang boses. Na nakikita ko sa sarili sa kanya. Yung mga mata niya nang mahuli ko siya sa palaisdaan. Ganun ang mga mata ko nung dinala ako ni Tita Adel sa States. Puno ng takot. Just be careful. Baka madali ka ng magandang probinsyanang yan. Makahulugan niyang sabi na may kasamang halakhak. Pinag-aralan ko ulit ang record ng hasyenda. Sa mga nakaraang taon, kinausap ko si Miko pagkatapos ng aking mga nalaman. Miko, maganda naman ang mga ani natin pero yung delivery at distribution sa market medyo natagalan. In-demand din yung mga produkto at may pangalan na ang hasyenda. Yung sa tracking lang tayo medyo mabagal. Gusto kong makarinig ng reasonableng rason. Sir, malaki ang expenses natin sa tracking. Pagkatapos ng isang delivery, kadalasan nasisira ang unit at ilang araw pa bago maayos. Lalo na kapag hindi mabibili rito sa bayan ang mga spare parts. Kapag kukuha naman tayo ng ibang magdi-deliver, mas malaki naman ang babayaran natin.
hinihintay na lang talaga namin ang sariling delivery truck ninyo bago masundan ang isa pang delivery. Paliwanag niya. Madalas masira? May nagme-maintain naman ang mga truck natin pero bakit madaling masira? Swerte ng hapo kung sasakyan ang masira. Nagka-idea na ako kung ano ang piyesang madalas palitan na nag-i-stack ako para may pampalit kagad. Paano ba naman, sir? Yung mga kalsada natin, lubak-lubak at mas maraming sira kaysa maayos. Kapag minamalas talaga, nagiging itlog pa iyan kapag sunod-sunod ang pag-ulan. Matagal din ang aksyon ng lokal na pamahalaan para ayusin ang mga kalsada. Minsan, ang isang araw na delivery ay umaabot ng 3 araw. Yung iba nating mga customers, lalo na yung mataas ang demand, lumilipat na lang sa iba na mas mabilis ang delivery. Napapailing niyang sabi. Wala bang aksyon ang local government? Umabot na ba ito sa tanggapan ng probinsya? Tanong ko ulit. Umabot na, sir? Ilang request letters na po siguro ang naipadala ko sa Kapitolyo. Sino ba naman kami para pakinggan nila? Ilang election na rin ang dumaan, pero hanggang pangako lang naman yun. Yung ibang ang mamamayan ng San Rafael, hanggang ngayon, wala pang kuryente at matinong tubig. Busy yata ang partido sa paghahati-hati ng mga nakurakot mula sa taong bayan. Reklamo niya. Sino bang kasalukuyang gobernador ngayon? Sa naalala ko, hindi ganito ang kalagayan ng lugar sa termino ni Daddy. Yung si Romualdo Vasquez. Wala namang nagawa yun kung hindi mangulimbat ng pera. Ang lalaking mga pondo para sa isang project pero wala namang natatapos. Ilang taon na rin nagre-reklamo pero dahil sa pera ni Gov, madalas na babaliktad ang sitwasyon. Ang nagre-reklamo pa, ang nakukulong. Hawak din niya sa liig ang mayor natin. Kaya wala rin ginagawang aksyon sa problema ng bayan. Naiiling na wika ni Miko. Nagpasama ako sa kanya para personal na tingnan ang mga kalsada. At totoo nga ang mga sinabi niya. Bukas na bukas ay pupunta ako sa Kapitolyo ng probinsya at dederechuhin ko na ang gobernador para sa mga reklamo. Ito na siguro yung sinasabi ni Dad na kailangan ng mga tao ang tulong ko. Pero hindi pa rin nawala sa aking isipan si Samantha. Tumawag ako sa mansyon upang siguraduhin tumupad nga ito sa aming usapan. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman na nandun nga ito. Mukhang masunurin siya. Mas mapapadali ang pagbabantay ko sa kanya kapag malapit sa akin. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ko to. Basta't nasisihan ako, iyon ang importante. Gabi na nang dumating ako sa mansyon at tulog na ang lahat. Sinadya kong sa itaas ang magiging kwarto niya para malapit lang sa aking silid. Umepekto na rin ang alak na ininom namin kanina at umiinit ang aking pakiramdam. Sobrang tahimik na ng paligid at kahit ang mga yapa ko ay dinig na dinig sa buong bahay. Parang nagising ako sa isang mahimbing na pagtulog nang mapansin ang tinatahak ko'y papunta sa kwarto ni Samantha. Bago pa ako natuksong kumatok sa kanyang pintuan ay dali-dali akong humakbang patalikod at lumayo. Gusto kong batukan ang sarili sa katangahang ginawa. Paano kung kumatok nga ako at lumabas siya? Ano ang magiging rason ko kung bakit iniustorbo ko siya ng ganong oras? Tinuloy ko ang balak na kausapin si Governor kinabukasan. Paglabas ko pa lang ng aking sasakyan, pinagtitinginan na ako ng mga tao, empleyado man o hindi. Good morning, sir. What can I do for you?
pagpapakyut ng sekretarya niya. Can I talk to Governor Vasquez? Please. May appointment po ba kayo, sir? Hindi po kasi kami tumatanggap ng walk-in. Paliwanag ng sekretarya. Sandali lang naman ako. Pakiusap ko sa kanya kahit nagsisimula ng uminit ang aking ulo. May sarili akong paraan para makabiktima ng babae. Sinubukan ko ulit na pakiusapan siya. Promise, sandali lang talaga ako dahil may itatanong lang. Sabi ko sa malumanay na boses. May malanding ngiti naman ng sekretarya. I should have known better ang ganitong klaseng babae na hindi man lang alam ang salit ng pakipot ay madaling makuha. Sandali lang po, sir. Tatawagan ko muna si Governor sa kanyang opisina. Pagkalipas ng maikling sandali, ay sinagot na ang tawag niya. Hello, Gov. Good morning. May walk-in na bisita po ngayon dito. Nakikiusap kong pwede ba kayong makausap? Si ano po? Nilingon niya ako para kunin ang aking pangalan. Pakisabi Hans Braganza. Mahinang bigkas ko sa aking pangalan. Nanlaki ang mata ng babae dahil sa narinig na pangalan. Pumasok na raw po kayo, Sir Hans. Natataranta niyang sabi. Pumasok na ako sa tinurong pintuan at hindi na nag-abala pang magpasalamat. Sinalubong ako ng mainit na pagbati ng maedad na gobernador. Pinaupo niya ako pagkatapos niyang makipagkamay sa akin. It's my pleasure to meet you, Mr. Braganza. What a surprise! Halata sa itsura nito ang pagkagulat sa aking presensya. The pleasure is also mine, Governor. Ganting bati ko sa kanya. So, what brings you here? Indeed you grow up as a fine, handsome young man? Married or single? May anak kasi akong dalaga. Hayaan mo at ipapakilala kita sa kanya kapag nakauwi na siya rito. Ngayon pa lang niya ako nakilala. Pero nireto niya na kaagad ang kanyang anak. Ang magagawa nga naman ng pera. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Governor. Gusto ko sanang mag-request in behalf sa mga tao ng San Rafael na sana maayos ang mga kalsada namin. Kung kailangan ko maglabas ng sariling pera, walang problema. Basta mapadali lang ang pag-aayos. Seryosong saad ko. Natahimik naman siya at nag-isip. Mataman niya akong pinagmasdan at pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagsalita. Ganito na lang. Aayusin natin ang mga kalsada sa bayan ninyo. Wala kang gagastusin kasi may pondo tayo para dyan. Pero pumasok ka sa politika. Mabango ka sa mga tao dahil bago ka pa lang dito. Pero ang kapakanan na nila ang iniisip mo. Bumakbo kang mayor na kaalyado ko. Nakangiti niyang alok sa akin. Naisip ko na wala naman sigurong mawawala kapag sinunod ko ang payo niya. Mas mabuting may mag-iisip sa kaularan ng lugar namin. Sa huli, para din naman sa amin ito. Hindi ba ako mahihirapan, Gov? Baguhan pa lang ako tapos sasabak na kaagad sa politika? Kilala ka na bilang isang Braganza. Hindi mo kailangan gumawa ng pangalan. Tura naman ito. Ngumiti ako sa kanyang sinabi. Wala siguro siyang alam na madilim na lihim ng pamilya namin. Binata ka pa ba? May girlfriend o may nililigawan? Hindi ko alam kung bakit umabot sa ganun ang naging usapan. He and his hidden agenda. Nagkaka-interes siya sa mga pag-aari ko. Meron akong nagugustuhan pero
Hindi ko alam kung pareho kami ng nararamdaman. Iyak magugustuhan ka ng dalhagang yan. Walang hindi magkakagusto sa isang Hans Braganza. Makahuligan niyang sabi. Kailangan ko mag-ingat sa lugar na to. Hindi mo alam ang mga taong nagpapakatotoo o kung sino lang ang lumalapit dahil napapakinabangan ka. Malino na ba ang lahat sa atin, Mr. Braganza? Paninigurado niya. Hindi ka magsisisi dahil kaalyansa mo ko. We will make lots of money at walang makakatalo sa atin. Wika nito. Kailangan tumawag ako ng private investigator upang maimbestigahan ang taong ito. Sa tingin ko'y masyado na siyang nabubulag sa kapangyarihan at pera, kaya hindi umaasenso ang lugar namin. Dapat, maalis na siya sa pwesto para matapos na ang paghihirap ng mga tao. Hindi ko pa kakayanin sa ngayon kaya uunti-untiin ko na lang muna. Kukunin ko muna ang kanyang tiwala, saka ko siya ibabagsak. Dapat kumpletong ebidensyang hawak para hindi na niya mabaliktad ang sitwasyon. Sige, Gov. Tatakbo akong mayor ng San Rafael. Sabay nating pauunlarin ang bayan, maging ang buong probinsya. Pinaningkitan ko siya ng mata. Irereto ko nga pala sa iyo ang aking dalaga na si Brenda. Baka magkagustuhan kayo at maaari na tayo magplano ng kasal. Pagbubukas niya ng ibang usapan. May gusto akong iba, Governor. Hindi rin ako basta-bastang magpapakasal sa isang babaeng kahit kailan ay hindi ko pa nakikilala at nakikita. Mawawala ang kagandahan, pero ang kabaitan, hindi. Diretso ang saad ko. Sa klase pa lang ng pagkakakilala ko sa kanya, malamang, spoiled brat ang anak niya. Pero, hindi ba't gusto mo magkapangalan? Ngayon na rin po ang nagsabi na meron na akong pangalan, Gov. Magiging madalas ka na sa bahay dahil kabilang ka na sa aming partido. Hindi kaya sasakit ang kalooban ng babaeng nagugustuhan mo na lagi kayong magkikita o magkakasama ng anak ko na si Brenda. Nanunuya ang kanyang boses. Hindi mababaw ang pag-iisip ng babaeng gusto ko, Gov. Hindi rin ako madali magkagusto at patutunayan ko yan sa kanya. Lakas loob ko namang sagot. Pero paano kung ikaw magustuhan ng iba? Wala na akong magagawa. Hindi ko na siguro kasalanan yun. Basta ako, iisa lang ang gusto ko at walang planong magkagusto pa sa iba. At dito muna po nagtatapos ang part 27 ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 28 ng kwentong The Billionaire's Proposal. Maraming salamat po!